Sa pong magandang araw mga ka-DDS, mga kababayan kong minamahal, welcome to my channel, welcome to DDS channel. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa Manila Bay, hindi pa po tayo tapos. Hanggat hindi po tumitigil itong mga bugok, lagi na lang kumukontra sa mga magagandang proyekto ng ating gobyerno. Ipapakita ko po rito yung mga ginawa ng mga disente at yung ginawa ng sinasabi nilang bastos, yung mga disenteng magnanakaw or maginoong bastos. Pero kung hindi pa po kayo nag-subscribe, please pakisubscribe na lang po sa aking channel kasi marami pa po akong mga ipapakitang video na katulad nito to inform you about the matter, yung mga viral na nangyayari sa ating bayan. Papakita ko po yung magiging resulta ng Manila Bay. Kahit hindi pa po tapos yan, kasi ikukumpara ko to sa isang napakagandang beach na matagal lang sikat, yung sinasabing Miami Beach. Heto po, tingnan nyo po, yan, nasa likuran ko. Diba? Ang ganda-ganda. Oh. Nako, saan na kayo? Ang Manila Bay, pagka nagkaganyan, mas dadayuhin po. Kasi tayo po ang merong pinakamagandang sunset sa buong mundo na maituturing. Ako po naglakbay na sa iba-ibang European countries, wala pong katulad ng sa atin. Pagka nakaupo ka sa Manila Bay, iba po yung araw na lumulubog, pulang-pula na napakaganda, napakalinaw, lumulubog dun sa bahagi na yun ng dagat. Ako na po nagsasabi, kahit sa Amerika pumunta po kami, hindi po ganyang kaganda. Ipapakita ko yung mga basura, yung tambak ng basura, na kung saan lumalango yung mga bugok na to, yung mga dilawan. Kasi pag natapos ang Manila Bay, hindi po natin sila papayagan na pumunta dyan. Dahil sa pangungontra nila sila Kiko Pangilinan, sila Trillanes, lalong-lalo na si Lenny Robredo. Ano ba yun? Renny Robredo, sabi nga ni Attorney Gadon. And po yung picture nila na pinalangoy po ng mga kababayan natin na nabibisit sa kanila, pinalangoy sa basura ng dagat. Diyan po natin palanguyin sa, kasi ayan po yung gusto nila eh. Kasi ayaw nila yung mga white sand natin. Ginagawa nila ng issue. Kala kasi nila maniniwala pa ang tao sa kanila na keso hazardous daw sa health. Eh, ang mga tao po nagre-research na, nag-google na. Whatever you say na hindi tama at sila hindi naniniwala, you can just google it right away. Kaya ang tao po ngayon educated, nakasama po dyan ang mga Pilipino. Pag-usapan naman po natin mga kababayan yung housing na ginawa ni Panot, na bilyon-bilyon ang nawalang pondo. Ganito po yung housing na pinagawa niya, ganyan po. Tingnan niyo pong maigi mga kababayan. 'Di ba? Parang bahay ng aso. Parang bahay ng hayop. Kasi po ganyan po ang tingin nila sa ating mga Pilipino. Yung bahay po ginawa nila, tinipid nila, kinurakot nila yung pondo. Nagpatayo pa kayo ng bahay. Kahit nga aso ko diyan, ayoko patirahin eh. Pero mo mga kababayan, kita niyo yung ginawa sa housing. Tapos ngayon pa na yung reklamo nila sa Pangulo na hindi raw ginagawa yung trabaho. Lenny, bugok. Heto ba yung iniidolo mo na si Pinoy? Yung nag-endorso sa'yo? Ayan ang pabahay. Sa tingin niyo ba may matutuwa pa sa inyo after all those years na nasa panunungkulan ng mga amo niyo, yung inyong mga iniidolo, hindi man lang gumawa ng mga bagay na makabuluhan sa bansa natin? Ngayon, ginagawa na ng ating Pangulo, panay kayo kontra, panay kayo batikos. Ngayon naman, ipapakita ko mga kababayan, yung mga housing project na ginawa ng ating Pangulo, mga apat yata. Yan po, tingnan nyo. Diba? Ang gaganda. Bahay ng tao. Yan po ang pabahay ng sinasabi niyong bastos. Ayan. Diba? Tingnan nyo maigi, iba-iba kulay. May green, may blue, diba? May kulay cream, whatever. Ang ganda-ganda. Alam mo, sa napakaraming project na ginawa ng ating Pangulo, hindi ko maiisa-isa eh. Kahit isang linggo, hindi ko kaya itapik dito. Kasi libo-libo. Apart from yung mga bahay, apart from yung mga roads na ginagawa, yung mga airports na palagi kong sinasabi. Yan ba yung sinasabi niyong bastos? Ngayon, kung papipiliin ako, or papipiliin kayo mga kababayan, sino ang pipiliin nyo? Bastos? Bastos? O yung gawa ng disente? Napakahayop nyo?
Ganyan ang turing nyo sa amin, yung ganyang klaseng pamamahay? Ang tingin nyo sa amin, mga ano na eh, lang, parang mga ipis, sabi nga ni Milchanko. Diba ang ipis, pagka nakita mo, tapak-tapakan mo, baka sipain mo pa, eh, ganyan po ang tingin sa atin. Bilyon-bilyon ang nag-donate, cash or in-kind, sa Yolanda, nasa na? Ang UK ang pinakamalaking donation, alam ko kasi dito ako sa UK nakatira. Nasa na po yung mga bugok na dilawan, ninakaw nyo, kanya-kanya ko yung kurapot. Tapos itong aming presidente na namuhay ng 20 years as a mayor, ni hindi mo makikita yung garbo ng kanyang bahay, napakasimple. Siya lang po yata ang mayor na ganyan. Naging mayor ng 23 years. Yung lifestyle niya nakita naman po natin na napakasimple, nakatsinyela, saka t-shirt, yung bahay, hindi siya nakatira sa mansion, walang swimming pool, napakasimple. Wala po sa pag-iisip niya ang pangungurakot sa bayan. Pero lahat ng iniisip niya para sa atin. Yung mga project na nakikita natin naglalakihan, mga lalo na mga bridge, pinag-uugnay-ugnay niya ang mga puluon natin. Nang sa ganun, mas madali na po yung transport system natin. Lalong-lalo na ang paghahatid, pag-transport ng mga pagkain from one place to another. At magiging mura po eventually ang presyo ng mga pagkain. Ganun po yung target ng ating Pangulo. Para po ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, ang buhay po natin mga Pilipino ay gumaanggaang man lang. After of decades and decades and decades of negligence ng mga past leaders, nagsimula sa panahon ni Cory. Alam niyo mga kababayan, maliit pa akong bata eh, grade 6 ako nang nagkaroon ng martial law, nang dineclare ni Ferdinand Marcos ang martial law. Alam niyo nung time na yun, napakatahimik. May curfew, walang mga magnanakaw, walang mga akyat bahay gang, disiplinado po ang mamamayang Pilipino. Tapos nang nag-high school na po ako, nasa Laguna ako. Merong mga food for work project ang Marcos noon. At isa po ako sa nagpalista. Yung mga palinis-linis lang sa komunidad, yung mga tutulong-tulong ka lang whatever na activity sa community. After 2 or 3 weeks, may rasyon ako mga pagkain. Hindi ko akalain. Sa panahon ni Marcos, masipag ka lang at you are law-abiding citizen, hindi ka po mapapahamak. Napakaunlad ng bayan natin, napakatahimik. Yung time na yon na tumira ako sa Laguna, wala pa pong mga kuryente, wala pang mga patubig. Yung time na yon nagkaroon na unti-unting umasenso, na simento na, naging konkreto ang kalsada, nung nagkaroon ng kuryente, nagkaroon ng patubig. Tapos natatandaan ko nga ng elementary ko, 10 centimos. Naabutan ko yon, na grade 4 ako. Ang laki-laki ng Nutriban, kahit nga kalahati, kayang-kayang makabusog sa'yo. Tapos napaka-nutritious pa yun kasi napakaraming milk yata nilagay dun sa Nutriban na yon. Tapos may mga pakain pa, almusal sa mga batang mahihirap. Natatandaan ko kasi isa ako sa nagbibinipisyo nyo. Ganun po yung buhay noon. Hindi ka po magugutom sa panahon ng mga Marcos. Nagsisisi po ako kasi isa ako sa sumuporta kay Cory. Isa ako sa talagang nag-ingay. Maingay po ako. Nasa rally po ako. Lakong pagsisisi ko po. Kaya sorry po mga Marcoses. Sa bagay, hindi mo rin naman masisisi mga tao kasi noon wala pang social media. Itong ABS-CBN, they connive to each other. Yung si Cory sa kang ABS-CBN. Kasi yung ABS-CBN, gusto nila meron silang protection sa presidente ng bansa. Ganyan pong nangyari. Kaya sinira nila ng sinira ang image ni Marcos hanggang napatalsik na po siya at nakaupo na yung Pangulo na sinuportahan ng ABS-CBN. Ngayon, iba na po ang panahon. Heto na ang panahon na magkaisa tayo mga ka-DDS. Dahil heto na yung panahon na hindi natin dapat maulit pa yung nakaraan. Ang laki na po ng pinagbago ng Pilipinas, ang dami pong mga kababayan natin na gustong-gusto nang umuwi. Kaya nga lang nangyari itong pandemic eh. Kaya at the moment, tiis-tiis lang muna tayo. Saka mga ka-DDS, ayoko muna magmura tulad ng ginawa ko sa isang vlog. Hindi naman talaga like mura lang yun yung mga kasing nangoogag, mga bubok. Kasi bisit na bisit po ako eh. Sa ginagawa nilang paninira sa presidente tungkol sa paglilinis at pagpapaganda ng Manila Bay. Kita nyo naman, sa papakita ko ulit, Miami Beach, ganyan po magiging kaganda ang Manila Bay. Diba? Ang sarap mangarap. Ang sarap po mangarap ngayon kasi abot kamay na po natin ngayon, ang lalo na magkakaroon tayo first time
Sabi nga ni Mayor School, lagi namang may beach dyan eh. Kaya nga lang, tambak po ng basura. Kaya hindi po natin alam na mayroon palang ganyang kagandang beach. Eto, Miami Beach to, pero magiging ganyan po. Pero masasabi ko lang mga ka-DDS, mas maganda pa ang Manila Bay kaysa dyan. Alam niyo po kung bakit? Kasi tayo po ang mayroong pinakamagandang sunset sa buong mundo. Maniwala po kayo sa akin. Kasi nag-travel na ako sa mga European countries. Nakita ko hindi ganun. Ewan ko, there's something like magic sa Manila Bay. Ngayon, heto na, nangyayari na, yung pangarap na. Sa totoo lang, hindi ko nga pinangarap yan. Ang pinangarap ko lang sa Manila Bay, luminis. Kasi nakakasuka talaga, tingnan yung mga basura. One time, nasa MOA ko, dun kami sa, ano, yung sa mayang seawall, nakaupo kami. Oh my God! Ang daming basura, ano ba yan? Nakakarindi po tingnan, sabi ko. Pagka makakakita nito, mga foreigner, ang sama-sama ng imahe ng Pilipinas. Kaya nang nagkaroon po ng drive ang ating Pangulo na linisan niya, hindi lang linisin physically, pati yung tubig, magkaroon ng sewage system, ito na nga nangyari na. Na yung sewage system na yun, na dapat, yung mga water concessioner natin ang nagpagawa, niloko tayo ng niloko, singil ng singil. Yung pala walang water treatment. Gobyerno pang nagpatayo. Diba recently lang natapos yan? Yung tubig sa Manila Bay, unti-unti na pong lilinis. Yung coliform level ng mga bacteria na masama po sa health natin, ang laki po nang na-drop eh. Ang talagang i-discuss ko po ngayon, yung mga comparison, yung mga ginawa ng sinasabi nilang Vicente, saka yung ginawa ng Bastos. Ito picture ng airport ng Siquijor na napakaluma, na napakabulok, tingnan. Pero tingnan nyo sa panahon ni Duterte, tingnan nyo. Ayan na po ang itsura ng Siquijor. Isa lang po yan sa libu-libong proyekto na inayos, binago, pinaganda, ginawang modern, ginawang kaaya-aya sa mata ng tao. Yan po ang adhikain ng ating Pangulo. Makahabol po tayo sa technology, sa mga infrastructure, para in the near future, ito na nga, nangyayari na nga eh, magamit po na pakinabangan, maging benepisyo po ng napakalaki sa sambayan ng Pilipino. Eventually po, ayan po ang magbibigay ng pag-unlad sa bawat mamamayang Pilipino. Kasi he's trying to balance. Marami po tayong poorest of the poor kasi walang trabaho. Di po ba? Siyempre, pag wala kang trabaho, paano mo masusustentan yung pamilya? Sa pagkakaroon ng napakaraming infrastructure project left and right, yung employment tumaas po, di po ba? Pag ang employment tumaas, marami pong taong hindi na magugutom. Yan po ang gusto mangyari ng ating Pangulo. At pagkaya mga infrastruktura na yan, yung mga build na tapos yan, is another job ang makikreate niyan kahit natapos na po yan. Do, tapos na po yung mga builder, yung mga carpenter, yung mga mason, whoever is making that infrastructure project, eventually after nan, may mga panibagong employment na naman na ma-generate dyan, di po ba? Balik po tayo sa Manila Bay. Tingnan po natin yung mga nag-rally po ron na nakapikit. Tingnan po natin ano yung mga nakalagay dyan. Ayan, basahin nyo na lang po. Kanin, hindi buhangin, whatever. Papaliwanag ko po ha. Sabi nila, nakakain ba yung buhangin? Of course not. Kailangan pa ba nating pagdibatihan? Siyempre, ang buhangin di natin nakakain. Pero ang buhangin na tinatambak dyan na siyang magpapaganda sa Manila Bay, yung tulad ng sinasabi ko, it will generate job. Oo po, makakain po yan. Not directly, syempre. Nakakabwisit lang kasi sa mga dilawan ito. They trying to twist. Ang kala kasi nila, tayo mga gago, mga uto-uto na madali nilang mabola. Iba na po yung panahon ngayon, mga hunghang, mga dilawang sinto-sinto. The more you do that, iniinsulto nyo po ang intelligence ng bawat Pilipino. Ang tao po kahit walang ganong mataas sa pinag-aralan, basta marunong pong magbasa at sumulat. Makakapag-google po yan. Eto po, sige, ipakita ko naman dito ngayon yung mga picture ng mga santong kabayo, yung mga asong ulul. Eto, ayan, tingnan nyo yung picture. Mga nananalangin, may dalang santo, kala mo mga banal, yung pala mga kurakot, mga mapanling lang sa kapwa, mga sinungaling yan. Ayan, ayan mga bugok na yan. Wala na po sila sa listahan natin mga ka-DDS.
wag na po natin silang bigyan ng chance sa 2022. Kung sino man yung susuportahan ng ating Pangulo, suportahan po natin. Kasi si Duterte na lang po yung last card natin. Pagka siya merong sinuportahan na magiging Pangulo na papalit sa kanya, suportahan po natin. Because I know he will choose the best and the right leader for us. Hindi niya po hahayaang mawalang silbi yung mga sinimula niya sa ating bansa natin. Yung mga build, di ba? Bago po matapos yung kanyang termino, marami pong mga project na mabibitin. Kaya mangyayari niyan, pagka hindi po nakaupo or nakabalik po yung dilawan sa puder, nako, ititigil lahat yan, mga ka-DDS. Tsak, ititigil lahat yan. Huwag na po tayong babalik sa panahon na yon, nadugyot ang Pilipinas, sobrang dugyot ng Maynila. Yung limang magagaling at magigiting na congressman natin sa pangunguna ni Marcoleta, nila Remulla, nila Yap, Barsaga, sino pa ba? Sorry po kung may nakalimutan ako. Si Dan Fernandez, okay din siya. Kasi yung investigation nila sa Kongreso, talagang lumitaw po yung kanilang galing, lumitaw po yung kanilang loyalty sa bayan, at ginamit po nila ng tama yung kanilang nalalaman at yung kanilang posisyon para sa bayan. Sige po mga ka-DDS, if you like my video, please don't forget to like, comments, and share. At kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na sa aking channel. Saludo po ako sa inyo mga ka-DDS dahil hanggang ngayon nandiyan pa kayo, patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa ating Pangulo. Mabuhay po kayong lahat. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.